Hi guys! Ako ay magluluto ng salmon. Ulo ng salmon. Yan. Lilinisin ko muna ang salmon. Pero nakagayak na ang ibang mga sangkap. Narito ang mga sangkap. Pakita ko muna sa inyo. Ayan ang bawang, sibuyas, kamatis, luya, silim panigang, magic sarap, kamyas, at ang pampaputi ng sabaw ay saging na hilaw. Kahit anong saging, basta hilaw. At ang pechay. Siyempre, narito ang patis, mantika, at ang pansabaw. Lilinisin ko na muna ang salmon. Aalisin ko ang mga palikpik. Ang laki ng palikpik. Malalaki ito. Yan, kadi-deliver lang ngayong maga. Kaya hindi na siya mahirap anuhin, walang yelo. Ayan. Tsaka meron pa ritong kalahati. Lilinisin ko na ito. Hindi ko na pakikita lahat sa inyo ang paglinis. Isang praso lang ang akin nilinis. Kung sana sariwa pa ang kanyang hasang, hindi ko na alisin eh. Kaso ay hindi na sariwa, iba na ang kulay. Oh, kaya inaalis ko ang hasang. Pag nakakabili kami yung sariwa, mamula-mula ang hasang, hindi ko na inaalis. Tulad ngayon, inaalis ko. Kasali din to sa timbang. Ayan. Hindi ko alam kung magkano to binili ng anak ko. So nga pala, kaya ko din ibinablog ang mga ganitong ulam dahil ginastos ito ng mga anak ko. Eh, pinapahalagahan ko naman din ng gastos nila. Kaya ibinablog ko naman din. Dahil hindi naman ito mura-mura lang na nabibili. Kaya bilang naman na-appreciate ko ang kanilang mga binibili, kaya ito ay ginagawa ko naman isa sa aking kinokontent sa mga luto-luto. Mix-mix kasi ang aking content. Pagluto, puro luto. Pasyal, puro pasyal. Kanta, puro kanta. Ganun, hindi ko siya nirarumble-rumble. Yan. O, ang lalaki. Eh, isang ganito lang, baka isang kilo na. Eh, siguro dalawang kilo to lahat. May plus pang ganito eh. Baka 2 kilos to lahat. Sa aking palagay lang. Ito na, malinis na. Ang daming naalis na asang or hasang. Eh, siguro ay 1/4 kilo. Gagaya ko na ang mga gulay-gulay. Tulad ng pechay, kamyas, saging na hilaw. Ayan, gagamitin ko yung gunting. Mas madali ito gamitin. Ayan. Tulad dito sa kamyas. Hinugasan ko na to, tsaka inalis ko na ang mga ano, yung tampok-tampok. Yan. Ganito lang. Konti lang ang pakita ko sa inyo.
baka mainip kayo pag lahat ay ginipik ko ito. O, ganyan lang. Pero lahat to, ihiwain ko lahat. Ito muna, pechay. Tulad nito, malupa. Dapat to pakalinis. Malupa siya. Ginugupit mo ganon. Che-check mabuti, tsaka pakalinis mabuti ang pechay. Misa nakala natin malinis na, ngunit marami palang lupa sa loob. Yan. Oh, mamaya itutuloy ko na to. Ito naman saging. Ito naman saging na hilaw. Ganito ang pagbalat sa saging na hilaw. Isa lang ang pakita ko na balatan. Yan, nakababad sa tubig para din madagta. Yan. Ganun ang pagbalat sa saging na hilaw. Nakahanda na lahat ang aking iluluto. Yan. Ready na. Nagpapainit na ako ng kaserola. Lalagyan ko ito ng norsinigang sampalok sa miso. Wala naman palang kamias sa miso. Pwede na rin. Siya nga pala, ba't ba naglalagay ng saging na hilaw? Yung iba kasi yung pinaghugasan ng bigas, yung pangalawang hugas. Ngunit kapag may ganito, ay puputi na ang sabaw, parang kulay gatas, yung saging na hilaw. Okay na, nagpainit ang kaserola. Lalagyan ko na ng mantika, mainit na ang kaserola. Yan, marami-rami kasi ang aking igigisa. Kaya marami-rami din ang mantika. Inuuna ko ang bawang. Pag nag-golden brown na ang bawang, saka ko lalagay ang sibuyas. Ay, ang luya muna. Lalagay ko na ang luya. Siya nga pala, pinopost-post ko lang na hindi kayo mainit sa aking video. Tulad yan, post ko muna. O, sibuyas na. Patis. May patis na, konting asin na lang ang ilalagay mamaya. Nilakas ko na ang gatong. Lalagay ko na ang kamatis. Gigisahin ko muna ng kaunti ang kamatis. Isusunod ko na ang ulo ng salmon. Lalagay ko na ang ulo ng salmon. Siya nga pala, buo-buo ko na ilagay kasi di ko kayang biyakin sa gitna. Di ko kayang biyakin eh. Kaya buo-buo ko na lang lalagay. Yan, punong-puno ang kaserola. Matigas kasi ang ulo, di ko kayang hiwain. Kaya ganyan na lang. Ang matigas ang ulo, yung ulo ng salmon. Di ko kayang biyakin. Yan, lalagyan ko na ng sili. Na green.
Hatatlang piraso lang to, at least may sili. Saka lagay ko na ng sabaw. Mga kalahating kaserola. Ayan. Oh, tatakpan ko muna. Nagsisimula ng kumulo ang sabaw. Lalagyan ko na ng kaunting asin. Tapos, ito ang oras para ito ay aking ibiling or haluin. Or ibaligtad. Yan. Habang matigas pa ang laman ng isda. Ito na rin ang oras, ilalagay ko na